Sorry ah. Medyo makalat pa yung bahay. Eh, kakalipat lang kasi namin eh. Kasi nag-decide si nanay na pagkatapos ng lindo, lumipat na daw kami. Wow. Ang laki na talaga ng pinagbago ng buhay mo, Annalyn. Naku. Eh, walang-wala nga to sa bahay ninyo eh. Upo ka muna. Sigurado ka bang okay lang na nandito ako? Kasi baka magalit yung mami mo eh. Nung last time kasi na nakita kami, medyo naaway ko siya. Eh, sigurado naman ako na okay lang kay nanay na nandito ka, kaysa naman mag-isa ka sa labas. Eh, ba't mo ba siya inaway? Eh, kasi hindi ko alam kung bakit sila magkasama ni Daddy sa Lindol eh. Kaya, ayun. Pero okay na, na-explain na naman sa akin ni Daddy. Sobrang nahiya ako sa mami mo. Sorry ah. Wala yun. Sigurado akong naintindihan ka ni Nanay. Di ba gutom ka na? Gusto mo na ice cream? Naalala mo ba, pagkatas natin makidnap, yun yung naging bonding natin, kumain tayo ng ice cream? Buti naalala mo pa yun. Oo naman! Lahat ng mga importanteng moments sa buhay ko naalala ko. Lalo na yung mga moments at bonding namin ng kapatid ko. Sige na, kunin ko na yung ice cream. Wait lang ha. Sige. Hello, Joy. Hello, Zoe. Zoe, sorry. Naka-emergency sa bahay eh. Kaya umuwi agad ako. Sorry, hindi ako nakatawag agad. Kasi na-drain yung phone ko. Asan ka na ba? Okay lang. Safe naman ako. Nandito ako kala Annalyn. Kina Annalyn? So, talagang bati na kayo, ha? Oh, sige. Tumawag lang naman ako sa'yo para kamustahin ka. Anyway, enjoy mo na lang muna yung sister bonding nyo. And whenever you need anything, just call me, okay? Sige, bye! Sure, okay, thank you. Bye. So, Leah. Thank you. Nay, la, dito na po pala kayo. Anong ginagawa dito ng Zoe na yan? Tita Lina, Aling Susan, magandang gabi po. Nasiraan po kasi ng sasakyan si Zoe. Kaya pinatuloy ko muna siya dito para dito po siya magpalipas ng oras. Pero tinawagan ko na rin po si Tita Michael para maayos po yung sasakyan niya. Eh, bakit dito mo nga dinala? Chang. Annalyn. Pasensya na po kung naistorbo ko po kayo, ah. Annalyn, naalis na ako. So, hindi. La, huwag niyo naman pong ganyanin si Zoe. Zoe, aware ka ba na gustong idemanda ng mami mo si Annalyn? Opo. Pero hindi na po itutuloy yun kasi kinausap ko na po si Mami. Don't worry po. Kung itutuloy naman po ni Mami yun, handa naman po ako mag-testify na nagbigay po ako ng consent kala Annalyn nang nag-emergency burn hole sila kay Mami. Talaga? Ilalaglag mo nanay mo para kay Annalyn?